ako po si Janna. I am 24 years old and galing lang po ako sa small town dito sa Zambales. And ang natapos ko pong kurso is electrical engineering. And while studying po before, nagtatrabaho po ako as a customer, as a cashier, service crew sa isang fast food chain dito sa Philippines. Papangalan ako na po yung Mang Inasal po. Alam niyo lang po yung Mang Inasal. Oh, so working student ka, sis? Opo. Wow! Opo. Then, hanggang dumating yung time na kailangan ko, ko na pong mag-OJT. Kaya, nagdesisyon ako na i-stop na yung work ko. Pero, napag-isip-isip ko noon na gusto ko pa rin sana kumita ng pera while studying. Ang doon na po nag-start yung interest ko sa e-commerce. So, nagsisell po ako online through Facebook Marketplace and nagsosource po ako ng products sa Shopee, ganyan. Tapos, ang gusto ko, ang profit margin ko is always nasa 50%. And doon na yung mind ko na kailangan kikita talaga ako. Kasi, nag-aaral po ako sa private school. Mahal po talaga yung tuition fee, ganyan. Tsaka, nag-dorm ako. Kaya, kailangan ko talaga ng other source of income. Then, ano po, nung fifth year na po ko, kasi 5 years po yung engineering, na-invite na po ko nung company ng boyfriend ko na magtrabaho sa kanila. Itong company na po ito, it's e-commerce agency siya. Based siya sa Singapore, Indonesia, at US. Which is, hindi naman po ako nag-apply doon. Nagkataon lang na na-refer po ako ng boyfriend ko na magtrabaho sa kanila. Siling naman. Siguro kasi yung background mo din eh. Like, nag-e-commerce ka na, nagsisell ka na sa marketplace and all. Opo. So, gano'ng kakatagal na nag-work doon sa company, na yung e-commerce company na yun? For 2 years po. Nagsimula ako actually as a web content editor. Part-time lang po yun, ate. Okay. And then, nung nag-graduate na ako, nalaman ng boss ko kasi nag-stalk siya sa Facebook ko, ganyan. Okay. Tapos sabi niya sa akin, Janna, gusto mo bang, ano pang plano mo? Kasi gusto ko itang gawing manager, ganyan. hanggang, ayun na po, after a year din as a business development manager, marami naman po kami naka-accomplish kaso yun nga lang, kailangan nang matapos yung operation. I mean, natapos yung operation nila dito sa Pilipinas dahil sa pandemic nga rin po. At nawalan na rin po ako ng work noon. Ah, okay. So, pagka, because of the pandemic, you had to end your contract with that company. So, anong nangyari? Of course, because you have bills to pay, di ba? Ongoing ang mga expenses. So, may backup, ano ka ba noon? Like, source of income? Like, nagsishop, nagsisell ka pa rin ba ng mga stuff noon online? Or, what did you do? Nagsisell pa rin po ako online at saka medyo nakaipon naman po ako noon. Kasi nga, di ba ate, una nag-start ako as a cashier. Then after noon, na-invite ako agad, hindi pa gumagraduate. After graduation, nagtrabaho na naman. So, walang pahinga. So, sabi ko po, itong natapos yung work ko ngayon, gusto ko sana magpahinga muna and mag-isip kung anong path ba yung pupuntahan ko kung mag-engineer. Pupurso ko pa yung engineer na career o ganito na nagtatrabaho online. Mm-hmm. And ayun na po, ito na po yung napag-desisyonan ko nga na ganito na po yung work setting na mas comfortable at saka na mas gusto ko po talaga. Oh, nice! Mm-hmm. How did you make the decision to choose to become an Amazon VA? Because, di ba, as someone with background sa e-commerce na, marami yan eh, eBay, Shopee, Lazada. Aba. And Facebook, di ba, may mga nag-offer ng Facebook ad services sa mga e-commerce. And yung background mo din as a web dev content, pwede mo rin actually i-offer yun sa mga nag-e-com eh. But how come you chose, to be an Amazon VA? Nung nalaman ko po kung ano yung asthma, hindi po naging mahirap sa akin na mag-desisyon talaga na ito yung career na gusto ko. Kasi alam ko naman po na yung Amazon, biggest online marketplace po talaga siya, worldwide. And alam ko na malaki talaga yung opportunity nito
sa atin. Yan. And at saka plus nandun na din po yung passion ko sa e-commerce. At the same time po, very supportive po yung family ko sa akin. Kasi kung hindi sila support, kung wala yung support nila, at hindi ko siguro, hindi siguro ako mag-enroll po. Kasi isipin ko yung sana yung pinaaral nila sa akin, baka this time, ganyan-ganyan. Opo, ayun. Ano yung reaction nila, sis? Ang matanong ko lang, ano yung naging reaction nila when you decided not to pursue your career as an engineer? Kasi, of course, hindi naman biro yung 5 years na in-invest mo. Tapos, tinapos mo siya eh. Like, you have a degree eh. So, how did they take the news when you said na ito yung path na ukulin mo? Like, brand new path. Opo. Kasi nung, diba, nag-aaral pa lang ako ate, nalaman nila yung ano ko, trabaho ko. Then, natutuwa sila na lagi lang ako sa bahay, yung pakiramdam nila. Kasi, yung nagbuso ako, isang babae, nandito na sa bahay. Pero, kumikita ng pera, tumutulong sa magulang. At saka, compare naman po, din po kasi sa salary, regular salary po dito sa Philippines, medyo mas malaki rin po doon. Kaya, ano lang po sila. Tsaka nakikita po nila na ano ko eh, na masaya po ako. Kaya, ang saya ng ganun, no? Parang, I can relate to you, sis, kasi it makes the journey sweeter and smoother. Kasi di ba tayo, may fears tayo and doubts with ourselves. Pero kapag dinadagdagan ng fears and doubts ng ibang tao sa atin, mas mahirap siyang ma-overcome. But when you have this things na napipil mo, pero yung environment mo, napaka-supportive. Parang, ikaw na lang din yung magpupush sa sarili mo na, sila nga naniniwala sa akin eh. Ako pa kaya sa sarili ko? Kaya, yes. You're very lucky. And your parents, eh, parang, swerte kayo sa isa't isa kasi your parents are very supportive. And ikaw naman, as a daughter, at a very young age, natutunan mo yung value of earning your own money and contributing and helping out with the family. Like, grabe, working student. Na-try ko rin yan kasi before and hindi ko rin natuloy-tuloy kasi mahirap sa, actually as a nurse, as a nursing student naman, mahirap talaga siya ipagsabay. Kaya saludo ako sa mga tulad nyo na napagsasabay nyo talaga. Yun nga lang, sacrifice talaga ang tulog dyan, di ba? Yeah, po. Sobra. So, when you started, yun, sabi mo nag-enroll ka sa ASVA, may I ask ano yung package na pinili mo? Is it the elite or the advanced package? Nag-start po ako sa advanced. Then nag-upgrade po ako na to elite nung January. Oh, yeah. Okay. Nung right bakit? After ni- if it's okay to ask, bakit ka nag-upgrade to the elite package? Okay. Dahil po nung after ko mag-enroll kasi sa advance, after 2 weeks noon, nagka-client na po ko, pero social media management. Oh, okay. Opo. Then, natuwa rin po kasi ako sa offer ng client kasi kahit beginner pa lang ako, $8 per hour na ang rate niya sa akin. Oh my God! $8 per hour? Tapos ilang hours per week yung nire-render mo sa kanya? 20 hours per week lang naman. Hindi na ba? Okay. Opo. Pero ang kagandahan po nun, kasi isipin mo sa ASVA, kung sa totoo sin, dapat Amazon eh. Pero may katiting lang na information dun about social media management. And na-apply ko yun. At hanggang nakakuha ko ng client. Parang ilang videos lang ata. Parang isa o dalawang videos lang ata about social management, di ba? So, nagamit mo yun sa pag-apply dito sa client na to. Oh my God, yes, ang galing! Ayun, bale, ano po, nag-enjoy ako dun sa client ko na yun. Kasi, although 20 hours a week lang, andyan po siya generous, talagang nagbibigay ng bonus, ganyan. Hanggang November po yun, hanggang nung January na ka ako, parang masyado ko na atang na-enjoy itong social media management. Hindi na ako nag-ask Amazon. So sabi ko, gusto ko nang, kailangan ko nang magpupush pa sa akin, kahong ganyan. At yun nga po, marami akong nababasa sa
sa page natin, sa group natin, mm-hmm. na yung mga elite students na ang saya, parang ang saya-saya kapag elite, tas may coach, ganyan. Oo, tas may parang sabay-sabay minsan yung ano nila, no, yung mga calls sila together. Parang may sarili sila. Kulto. Kulto talaga eh. I mean, group, parang may camaraderie talaga eh. Sabay-sabay sila. Opo. Tapos, sabi ko, gusto kong mag-enroll hanggang nag-enroll ako. Kahit na late lang ako ng unting-unti lang naman, talagang, ano pa din, masasabi ko na worth it talaga yung pag-enroll ko sa elite. Sinong coach mo sa loob? Si Coach Senya. Yeah, shout out kay Coach. Coach Senya. Oh, sobrang high energy niyang si Coach Senya. Ewan ko po sa niya, hinuhugot yung energy niya, di ba? Napaka-active na babae niya. Babae yan. At laging mannequin smile si Coach Senya. Ay, naku, oo. Sobrang ligaling niyang si Coach Senya. Kahit sa mga meeting namin, gustong-gusto ko pag siya na yung kihirin. Nakakatawa talaga si Coach Senya. Wow! So, ito lang guys, gusto ko lang i-highlight yung mindset ni, yung ginawa ni Janna, na parang nagka-client na siya 2 weeks after niyang mag-enroll sa advance. But she decided to reinvest ulit sa sarili niya by upgrading sa elite. Although hindi ko naman sinasabi na you have to do this, everything. Pero ang ganda lang ng mindset na okay ka na eh. I mean, you already have a good client, sabi mo, generous, and at $8 per hour, so that's more or less sa 40 pa din naman siya. 40 to 50. Hindi ako magaling sa math, pero mga ganon. 40 to 50,000 per month pa rin siya. Pero ang galing lang din ng mindset na hindi ka talaga natatalo when you invest in yourself. Kasi tama ba, Janna, now you're managing 3 clients na? All yes, in all? Dalawa na pong Amazon ang hinahawakan ko. Nice! So, dalawang Amazon seller, then yung ano pa rin, yung social media manager client. Nice! So, as someone na wala pang experience, you know, as an Amazon VA, paano mo minarket yung sarili mo to Amazon clients as the one that, you know, could best fit the role for their business? Mm-hmm. Ayun po, una sa lahat, kailangan talaga optimize yung profile natin sa mga job sites, pwede rin sa social media accounts mo. Then, always present yourself as an expert. Kahit beginner ka, kahit wala ka pang actual experience sa, experience sa actual client, ganyan. At saka lagi mong, you always have to carry kung ano talaga yung matututunan mo sa ASBA. Mm-hmm. Tapos, magbigay ka ng solutions and parang, kailangan mong iparamdam sa client mo yung genuine na tulong. Na you're not working for him just to earn money, but you're working for him para talaga maging successful yung business niya. Ayun. Nice! Nakakatuwa naman. When you said na you have to present yourself as an expert, kasi yung iba baka nag-iisip, paano ko gagawin yon? Kasi yun nga eh, wala akong actual experience eh. Pero saan ka nakahugot ng confidence to be able to do that, to be able to present yourself as an expert? Curious lang ako. Ayun po, kailangan mo talagang maaralin ng mabuti yung modules mo. Kung feeling mo hindi ka pa confident after maaral yung modules mo, ang dami namang source sa YouTube. Search ka doon na what to ask clients during the interview, ganyan, tulad ng nandyan po sa YouTube mo ate. Mga ganun po. Nice! I like that answer. Janna, kasi sa totoo lang, yun nga eh, the course already gives you the skills and the know-how kung paano mo i-explore yung dashboard ng mga Amazon sellers. And yung mga yun, alam mo na eh, parang kahit wala ka pang actual experience, pag nandun ka na sa Amazon dashboard nila, magugulat ka na very user-friendly siya. At siguro, very intimidating lang siya at first. Kasi parang, yun? Parang product research. Ay, ano yun? Helium 10. Parang alien siya sa'yo. Hindi ko familiar eh. Pero yun nga eh, once familiar ka na, tapos alam mo na yung gagawin mo, execution na lang eh. Di ba parang sa college, hindi naman tayo prepare sa
very first job natin eh. Yes. At some point, when we started working for the very first companies na in-applyan natin, may konting training eh, may konting adjustment eh. So, ganun. Alam naman natin, like me as a nurse, alam ko yung mga gagawin ko sa bedside. Pero, nung pag-OJT ko, iniwan ako dyan kasi it's the time na kailangan kong i-analyze and i-apply yung mga principles, yung mga theoretical, di ba? Theoretical knowledge na natutunan ko. It's application. So, it's the same thing with ASVA when you get the course na you have the theoretical knowledge. Then, kahit yung application, later on pa yan, meron ka na. Meron ka ng bako. Kumbaga. Ayun. So, exactly. Paano naman sa interview? Like, of course, they will ask you, what's your experience? Di ba? Parang, how do you answer or how do you tell your prospects na kahit wala ka pang experience, na you can do it? Apo. Isa po na yung ginawa ko, sinabi ko po sa kanila kung sino yung, ano yung ASVA. At saka sino yung founder ng ASVA. Talagang pinagmamalaki ko yan na, ano yan, 8-digit earner in USD, annual revenue, ganun po. At saka sinabi ko na meron tayong community na pwede nating matunungan in case na, kasi may time po na yung client natin, newbie lang din. So minsan ang expectation nila sa'yo, na ito ang VA ko, dito ako, alam nito lahat, kailangan, ganun. Mm-hmm. Pero kung beginner ka, pwede mo sigurong i-backup na meron akong community na pwedeng malapitan at matakbuhan if ever man na hindi ko alam yung answer sa problema natin, ganun po. Ang ganda ng strategy na shinare ni Janna sa inyo right now. She didn't have the credibility yet kasi wala pa siyang experience, but she borrowed. She borrowed the credibility of the course, of the founder of the course, and the community. So, yun pa lang eh. It's like, hindi yung mga clients natin, yung mga prospects natin, if they decide to work with us, they're not just getting access to us eh. They're also getting access to our community. Yes. A mixture ng mga experts, intermediate, and other beginner Amazon VAs. So, yun nga, ang ganda nung naging selling point mo doon, Janna, no? Na I have a community na kung may problema tayo, meron akong matatakbuhan, meron akong matatanungan, and they could help us out. And that's no extra cost. Okay. Di ba? Parang, yes, they will have access to, ngayon ilan na ba tayo? 3,200. Pero they can have access to that 3,200 people through you. Nice. Yes. Ang ganda strategy doon, guys. Di ba? kung may tinake man kayong trainings before, kung meron man kayong tinake na coaching or mentorship, borrow the credibility of your coaches, your mentors. And if you have a support group, a community, use that to your advantage, just like what Janna did. Hi. So, when it comes to pricing your services, the rates, sinong nag-decide na like $8 per hour? Like, did you, nung tinanong ba niya, nagtanong ba siya like how much ang rate mo? Did you tell him outright na it's $8? Or was there a negotiation portion for that? Actually, dun po sa online profile ko, ang nakalagay $6 an hour. Mm-hmm. Pero, yung client ko po mismo nagsabi, ayokong bayaran ka ng $6. Gusto ko $8, sabi niya. Bongga! Bakit? Tinanong mo ba? Bakit? Bakit niya naisipang mas taasan? Siguro po dahil yung discussion po kasi namin na yun, as in, yun yung first interview namin. Okay. Siguro, opo. Kaya siguro nung mga times na nagtanong siya na paano mo ako matutulungan, talagang, ano ko po eh, as in, genuine lang talaga yung mga sinabi ko sa kanya. At saka nakita niya po siguro talaga yung good intention ko para sa business niya. Kaya nag-offer po siya ng ganoon. Ang galing naman, Janna. Saka you mentioned din kasi earlier na isa sa mga tips na binigay mo is nagbibigay ka ng solution. Is that right? You're already giving upfront value kahit hindi ka pa niya hinahire, kahit hindi ka pa bayad. Diba? Kasi ang ganda nung mindset mo na yun kasi some people kasi, yung iba kong mga nakakilala before pag nag-uusap-usap kami, parang best kept secret nila yung mga solutions. Sa parang, bayaran mo muna ako bago ko i-share. But, when you come from a place of help,
na nararamdaman ng clients yun na if hindi ka pa nababayaran, ganun ka na tumulong sa business nila, what more if you're compensated? Because, di ba, let's face it, hindi naman lahat dapat libre. Pero, you wanna make them feel na, di ba, you're not just after their money, na you're after the best interest and welfare of their business. Kasi, if you help their business grow, ganun din naman eh, ripple effect yan. They will grow, they will make more money, and you will grow as a VA, di ba, as well. Like my bonus and increase. So, ang galing naman nung nangyari sa iyo ni client. Okay. Then, etong next two clients na to, in-applyan mo rin ba sila or na-attract din sila sa optimized profile mo online? Okay. Bale, sa tatlong client ko po, two of them, sila po yung nag-approach sa akin. At yung isang client... Ang haba na kayo mag Tapos, yung isang client ko po, sa kanya lang ako yung nag-submit talaga ng job application. Ganun po. But, na-win ko yung isa ko, yung pangalawa kong client, yung first Amazon client ko, pakiramdam ko ate. Dahil during our interview, di ba, nagtanong siya, tell me about yourself, ganyan. Okay, then nagsabi ako ng about sa akin, hindi ko ano-ano. Then, ano po, after noon, then nag-share din sa kanya, in-explain niya sa akin kung ano yung business niya. Then, later on, ako na yung nagtatanong sa kanya, hindi na siya yung nagtatanong sa akin. Panay sagot na lang siya. So, siguro nakita niya na may power, parang may power pag ganun eh. May power pag yung hinahire mo, yung nagtatanong. Kasi makikita na eager talaga siya malaman yung business mo and kung paano makatulong, ganun po. Exactly. Because actually, that's what consultants do, di ba? If you talk to a consultant, they ask you, ano bang meron sa business mo? Anong problema sa business mo? Ano yung goal mo sa business mo? Ano yung mga na-try mo na nag-work? Ano yung na-try mo na hindi nag-work? Diba? Have you tried hiring other VAs before? What went wrong? What went well? Diba? So, like, ano ka ba? Private label ka ba? Wholesaler ka ba? Online arbitrage? Kasi, iba-ibang approach yung ibibigay natin sa kanilang service depende sa framework or business structure nila. So, dun pala, actually, tama yun eh. When you ask questions, you have the power. And it also gives them, it implies sa pagtatanong mo na alam mo yung ginagawa mo. Kasi hindi mo tatanungin yun kung wala kang proseso. Hindi mo tatanungin yun kung hindi mo alam yung service na ino-offer mo. Kung hindi mo alam yung mundo nila as an Amazon seller. Kaya, guys, grabe, ang dami binibigay na tactics and strategies ni Janna right now on how you can not really impress, but really show your value to your prospects. And ito lang, para lang din makomplete yung value na binibigay natin sa mga viewers ngayon. Ano yung mga madalas mong tinatanong sa kanila about their business? Nasa tingin mo, yun yung talagang, alam mo yun, nag-capture ng attention nila. Ah, ito, matalino to, alam niya yung ginagawa niya. Apo. Una, syempre, i-understand mo kung ano ba yung hinahanap ng client mo. For example, product research. Ayan, itatanong mo ano ba yung mga criterias na hinahanap mo sa isang product, ganyan. And another thing po is, yun nga, ano ba yung challenges na ikinakaharap ng company mo ngayon? And what do you expect from me? Parang yun po yung alam kong tinanong ko sa kanya nung last question ko sa kanya. Tapos, ayun po, kaya parang yung first day na meeting pa lang namin, nagkaroon na kami agad ng strong connection ng client ko na yun. Opo. Dahil, ang galing parang din, no, nung question na yun. I like that, yung question na yun na parang, what do you expect from me? Diba? Parang, it brings out confidence. Then, nagiging clear din kung ano ba yung tingin niya sa'yo. Like, ito ba yung gusto niyang gawin mo for them? Sa kanila na nanggagaling. Kung ano yung hinahanap nila, kung ano yung kailangan nila. And you could use that information. Ibalik mo lang sa kanila na, ito yung hinahanap mo, ito yung pwede kong magawa, ito yung pwede kong ma-offer. So, if we can meet halfway,
di ba? You can close the deal. If not naman, at least, di ba? Ang ganda. Ang ganda nung expectation ngayon. Ngayon ko lang nare-realize. Kasi some people, di ba, parang they would just say na, ah, kaya ko to, kaya ko yan. Kahit hindi naman. Like, they would oversell, overpromise, but underdeliver. But by setting the expectations, dun mag-gauge mo na kung fit ba tayo. So parang, di ba, na parang pwede mong sabihin na, ah, ito yung kaya kong ibigay. Kung yan yung expectation mo, this is where I can meet you up to this point. Then I can be honest na, yeah, if you have trainings or if you give me more, if you give me resources or give me time to learn the ropes of it, yeah, I could definitely deliver that level of quality na hinahanap mo sa akin. Wala lang. Papaisip lang ako, ang ganda ng tanong mo na yun. Never ko pang tinanong yan sa mga naging prospects. Nice! That's why I really like, you know, talking to successful people, talking to, you know, people like you. Kasi I also get to learn yung mga tactics na, feeling ko nga, hindi siya talaga like strategy mo eh. Like, it just comes out to you naturally na, di ba? Tanungin sa kanila yon. Na siguro baka ngayon mo lang nare-realize na, oh, oo nga, no? Strategy pala yun. And stuff. Okay. So, eto naman yung tanong ko, sis. Like, now that you're managing 3 clients, 2 Amazon sellers, and 1 for social media, kamusta naman ang compensation? Ayun. At very fortunate po talaga ako na magkaroon ng 3 clients, lalo na ngayon na may pandemic, kanyan. Fixed po yung binigay na rate sa akin ng client ko, yung dalawa na Amazon. Pero ano po, yung pangalawang client ko, wala pa ata akong isang buwan. In-increase niya na yung salary ko. Pero, opo. Pero total po, maabot ng 60,000 yung salary ko sa tatlong client na yun. 60,000 per month. Opo. And kamusta naman yung workload? Like, pagod ka ba? Like, lagi pa. Kasi lagi kong naaano yan eh. Like, na-encounter yan sa mga comment section. Kasi na-amaze sila eh, na you're handling multiple clients. So, tanong nila, natutulog pa ba kayo? Lagi ba kayong puyat? Or, yeah, how do you manage? Ang kagandahan naman po sa mga clients ko, hindi naman sila nagre-require. Actually, yung dalawa doon, hindi nila ako nire-require mag-work ng specific hours na kailangan. Eh, lalo yun, mga taga-United States po, hindi kailangan mag-work ako sa time zone nila. At saka, as long as matapos ko yung task ko, and okay yun, okay na po yun. Pero doon sa isa, medyo mas strict nga lang po. I work 9 to 5 p.m. and Monday to Saturday. Pero, hindi naman very strict yun. I mean, hindi strict na kailangan talaga 9 to 5. If gusto mo magpahinga, gusto mong matulog, go. Mm-hmm. Bawiin mo na lang po yung oras mo sa susunod na oras. Ngayon, pagising mo, ganyan. Okay. Nice! Maganda rin yun, no, kapag may mga flexible. Ako kasi, meron akong client na may fixed time ako. Meron din akong flexible. Kasi pag flexible sa akin lahat, na-try ko na, parang I tend to be lax, na parang naghahanap ako ng structure na dapat i-block out ko. Well, feeling ko ako lang naman yon, hindi naman sa lahat. Pero maganda rin na yung hindi lahat ng clients fix. Kasi ako parang, shucks, kung fix yun, baka hindi na ako tumayo sa upuan ko. Ang galing naman. So, congrats about that. And yun nga eh, parang who would have thought, ikaw na rin nagsabi na in time of pandemic, nakakuha ka pa ng 3 clients, di ba? Na, and yun din yung isang gusto kong i-highlight dito sa mga nanonood sa atin, because I also get this question a lot na, hindi ba ang dami nyo ng Amazon VAs? Baka wala ng ano, baka wala ng clients, baka saturated na. That's the term. Mm-hmm. Saturated na yung market. And ikaw, Janna, do you have an answer for that? Before I share, may answer naman ako, but I just wanna know if may answer ka sa mga ganong questions. Okay. We have to understand na ang sellers po sa Amazon is sobrang dami. Almost million po ata, di ba? Mm-hmm. So, how can you say na mauubusan ka ng clients? Kasi everyday po ata, talagang thousands ang nagre-register sa Amazon eh. At saka,
worldwide yan, hindi lang may Amazon sa Amerika, meron sa Australia, sa London, sa Canada. Diba? Kaya you have nothing to worry about. Yeah. Nice! Actually, halos pareho tayo ng sagot, sis. Kasi, yun nga, ano yun na lang natin, ang kunin na lang nating data is from 2019. Kasi in 2019, there were around 2.5 million active Amazon sellers in the US. So that's just in the US. Eh ano na ngayon, 2021 na, with the pandemic happening, nag-shift na yung, ano yun, yung consumer behavior. Diba nga yes. Si Amazon, mas lalo pa siyang nag-hire ng mga tao sa fulfillment centers because sobrang daming umu-order online. And with this traffic, maraming mga entrepreneurs na gustong, alam mo yun, kahit 1% lang ng traffic na nabibring ng Amazon sa website nila, makuha nila, that would already generate them millions of dollars. So, ganun karami yung Amazon sellers. And huwag nyo isipin na ang Amazon seller, one is to one yan, na parang isang Amazon seller, isang BA lang yung i-hire. Yeah. No! Like kung sasabi, in my team, sa team namin, 11 kami na BAs. Kasi may iba't iba naman types of Amazon sellers. May mga big time, may mga medium size, may mga of course small time. Yun yung mga kailangan one or two lang. Pero yung mga ano talaga, like massive na gusto talagang mag-grow on Amazon, yun talaga yung nagre-require din ng maraming i-hire. So, question, isa pa question na gusto ko lang malaman. Kasi you're working from home and you're earning this much, managing 3 clients. Can you share one most rewarding thing na nagagawa mo ngayon just because you have this opportunity? Most rewarding. Ang dami atin eh, kisamba. Hindi makapili. Okay lang, okay lang more than one, sis. Opo. Because I value my time, ate, Nikki. And I want to spend it close to my loved ones. And ayoko yung nagdi-deal sa traffic, ganyan, everyday. At alam ko na may opportunity at may chance talaga na magkaroon ng financial freedom dito sa career na to. Ayun po, ate. Nice. And yun na eh. You were saying. At pakiramdam ko po talaga na worth it po talaga itong ginagawa ko. Hindi to pang 5 years lang and after nun, stop na ako. Hindi, pang ano na to, lifetime na. Saka you get to bring your work anywhere you go because online siya, diba? So, yun nga lang, pandemic kasi, kaya di tayo makatravel. Yeah. So, di natin matest, diba? Di tayo makapag-picture-picture ngayon. So, but yeah, you can definitely do that. Kaya kahit ako eh. At one more thing, ate. Ano to, yung gantong klaseng trabaho, sobrang, ganda din for may mga long-distance relationship. Ganyan. Like me, pwede kong mapuntahan yung boyfriend ko and doon ako magtrabaho, ganyan. Oo, katuwa naman. Oo, true. Diba? May nag-message nga sa akin recently na parang, eto nasa Canada na siya. Tapos parang, nag-message siya sa akin, paano ba maging Amazon BA? Tapos, sinagot ko lang yung mga sabi niya, paano kayo nakakuha ng clients? So, sinagot-sagot ko din, nagbigay din ako ng tips, ganyan. Tapos, nagsabi siya, nakatuwa nung may mga ganyan-ganyan na pala ngayon na parang yung kinikita nyo para na rin kayong nag-work abroad pero at least kayo, nandiyan na kayo sa bahay. Na parang yung mga ganon, yung mga simple, yung mga ganon na naririnig ko from other people na, well, hindi ko kasi na-try na mag-OFW pero coming from someone na yun yung position. And this opportunity allows us, like what you said, na to be close with our loved ones and still earn a living, a decent income. You can really feel blessed and privileged kahit paano na, buti na lang din nakita ko to kasi wala namang nag-vlog nun about Amazon VA eh. As in, member lang ako ng isang Facebook group. Tapos nakita ko lang talaga yung post ni Coach Lish na parang may course siya about it. So, I just took the chance. As in, pangalan na sobrang bago eh, kasi batch 3 ako nun eh. Sobrang bago. So, konti pa lang yung mga success students nila. Parang
tatlo, apat pa lang atay nasa sales page nila noon. So, pero kinonta ko isa-isa yun. Tapos may isa or dalawa na nag-reply. So, nung nalaman ko, ah, okay, hindi pa naman pala scam to. So, nag-enroll din ako. Ayun. So, nakakatawa din na yung ganun kasimpleng decision na, ano yun, parang ano na siya, nag-unfold na, parang domino effect. Tapos, na sobrang saya ko sa trabaho ko, na pa, tas, so yes, sobrang saya ko sa trabaho ko, tapos walang nagsasabi na maganda tong opportunity na to. Doon ko rin naisip na, mag-start na ako ng vlog. Ikwento ko nga na, ito yung ginagawa ko, saya-saya kaya, ba't hindi yung alam ko? Aww, thank you, ate. Another, yun. So, ngayon naman, ikaw naman, Janna, yung story mo is magiging a source of inspiration sa mga makakapanood nito. And for my last question, Janna, what would be your ultimate advice to those watching us aspiring to become Amazon VAs like you? Okay. Ano ate? Sa mga nanonood ngayon, dati lang din akong nanonood like you. You know? And if I can do it, you can also do it too. At huwag kayong mag-alala kasi yung i-invest nyo na money, hindi sayang yan. Like me, nag-enroll after 2 weeks and, di ba, less than a month, nabawi ko agad yung... Oo, tapos na-re-invest ulit. Opo. Kaya ano lang talaga, if parang may kumakatok sa isip at puso nyo na mag-enroll ba ako, buo na yan. Huwag na mag-isip-isip ka. Mag-isip-isip pa kasi early bird catches the worm nga, di ba ate? Exactly. Saka, yun nga eh. If kayo, marami din kasi nagtatanong sa akin, parang ito ba yung best decision na gagawin ko? Parang, oh my God, parang buhay nyo na itong pinag-uusapan natin. Pero ako lagi ko lang sinasabi, if it feels right, di ba? If it feels right, and if itong mga naririnig nyo, it makes sense to you, then go for it. Tapos wala kayong, alam mo yun, magaan sa loob nyo na gagawin nyo tong decision na to, go for it. Kasi mahirap yung ano eh, it makes sense, pero parang ang dami mong naiisip na what ifs or baka fear and all. Baka kailangan i-ano mo muna siya, deal with mo muna siya. Then saka mo balikan, I mean yung opportunity naman na to, nandito naman to, lagi, I mean nga, nasa vlog naman to. Nasa China, so you can always go back to this. Pero yun nga, like what Janna said, yung time na nawala dahil kakaisip, kaka-doubt mo sa sarili mo kung kaya mo ba to. Kung ginawa mo na siya, siguro, yun nga, kung yung 3 months na iniisip mo, kaya ko ba, versus dun sa 3 months, nag-start ka na every single day, kahit pa isa-isang video lang, di ba? Hindi mo alam kung ano yung naging growth mo, hindi mo alam kung paano na bago yung life mo nun. Di ba? So, ganun ka-powerful, yung taking one step at a time. Akala nyo, maliit lang siya, walang impact. No, it's cumulative. Hindi nyo lang napapansin na you're growing, you're progressing, and, you know, learning more, you're improving. So, thank you so much, Janna, for sharing your story. Grabe yung from Mang Inasal na cashier. Tapos, eto na, you know, handling clients, earning that much, and you're with your family. Ang ganda ng naging journey mo. And sa mga nanonood sa amin ngayon, if you're thinking, if this is for you, at medyo nalilito kayo kung ano ba yung ginagawa ng mga Amazon VA, you need more information about this, then check the description box. We have a free Amazon VA ebook. So doon malalaman nyo lahat ano bang mga ginagawa namin, saan kami kumukuha ng clients, paano ba kami nababayaran, and stuff. So, again, go check the description box for the free ebook. Pero kung kayo naman is excited na to take the masterclass and you think this is, you know, a good investment for you, it makes sense for you, then we will also put the link in the description box of the ASBA masterclass. So, nandun lahat yung modules, kung ano yung mga packages na available, and kung how much then, para you could also prepare. Diba, for your enrollment fee. So, thank you so much, Janna, again for your time. And I'm sure maraming may inspire ngayon sa story mo. And yeah, do you have anything, final words? final words to say before we end this? Okay. Gusto ko lang pong magpasalamat una sa'yo, Ate Nikki, kasi siguro kung hindi mo
kung di mo ginagawa to ngayon, baka wala ako ngayon dito. And gusto ko rin magpasalamat sa community natin, sa coach ko, kay Coach Lish, at saka sa Team Elite naka-group ko na laging todo support. Ayan. Mm-hmm. Tsaka, ayun po, thank you so much talaga. Sobrang laking tulong at tsaka life-changing po talaga itong ASPA. Mm-hmm. Yeah, thank you kasi ngayon naman ikaw na yung nag-share ngayon. And opo. I'm sure maraming makaka-relate sa story mo, Janna. So thank you so much, and thank you guys for tuning in. Kung nandito pa kayo up until this point, yeah, thank you for watching until the end. So until next time, everyone, bye for now.